She is Sinag De Leon, artist, triathlete, and environmentalist. True to her name, she's indeed a ray of light as she radiates love for nature and country. Pinalaki kasi kami na nationalist, and siguro kasabay nun ay pagiging environmentalist na rin or mapagmahal sa kalikasan kasi hindi yun mahihiwalay. Siyempre, pag tumitingin ka sa kultura mo, iba't ibang probinsya, makikita mo rin yung kapiligiran mo, yung mga bundok, mga dagat. Namulat kami sa iba't ibang kultura, parang makikita mo talaga na marami talagang makikita sa Pilipinas na dapat mo mahalin. Bago pa man ako sumali ng mga orgs sa school, talagang yung tatay at nanay ko, sila yung nagturo sa amin. Nationalism and art run through Sinag's blood. A quick look on her family tree will lead you to her grandfather, national artist Felipe De Leon. Dahil yung pamilya ko talaga, napaka-nationalistic. Ang tinuro talaga nila sa amin na values, yung pahalagahan yung kapaligiran, pati yung kultura. Kasi yung kung paano gumawa ng paper cut art, yung basic talaga, kung paano to binubuo, mula sa pagtitiklop. So, kailangan yun. Para ayoko talaga kasi makalimutan natin bilang mga Pilipino na meron tayong tradisyon na dati pa. So, parang yung paper cut art workshop, yun yung contribution ko sa pagpapalaganap, kahit man lang konti. Kasi yung iba na mga bata, nakikita ko talaga yung interesado sila, kahit hindi nga mga bata, kahit mga adults na gustong-gusto talaga nila. Kasi yung iba nagsasabi sa akin na gusto, parang art therapy na rin daw pala para sa kanila. Sinag's paper cut art is something that she doesn't plan to keep to herself. She conducts workshops for all ages, hoping that she will inspire her students with her passion. Minsan nga, may nagtatanong sa akin, bakit ka nagtuturo? Baka mamaya maging mas magaling pa sila sa'yo. Sabi ko, okay lang kasi hindi naman yun dapat katakutan. Kasi diba, mas matutuwa pa nga ako noon na ako pala yung nagturo ng basic, tapos na-improve pa niya. At mas matutuwa pa nga ako kung mas mabibigyan din ng recognition yung mga ibang tao. Yung paper cut art na ginagawa ko, natutunan ko lang siya mula nung maliit ako sa isang childcraft na libro. Nakita ko yung isang pattern na simple, tapos pinalawak ko lang siya kasi sabi ng tatay ko nga, mas mahirap gawin kung mas maraming butas. Or mas maganda raw yung lalabas. So yung ginagawa ko, parang surprise pa rin sa akin hanggang ngayon. Kasi nga, although pareho lang yung pagtiklop, yung way ng paggupit, sinasadya akong ibahin at sinasadya ko rin hindi kopyahin. Basically, talagang meron lang siyang tiklop, dalawa o tatlong basic na tiklop. Tapos, yun lang, parang paulit-ulit lang. Pero, pwede mong iba-ibahin yung size ng papel, yun nga, yung sukat, tapos kung paano mo ididikit or kung paano mo ipepresent. So, sa ngayon, mula nung maliit ako kasi nagmula ako sa simpleng, bawa dinidikit ko yung mga paper cut sa mga cardboard para gawing cards. So, tapos parang nag-evolve na lang siya hanggang gumawa na ako ng framed artwork na ine-exhibit ko. Na yung iba kasing laki ng 26x26 na frame. Pero sa ngayon, hanggang dun pa lang kasi sa palagay ko, kailangan ko pa humanap ng mas malaking papel. Sinag is full of surprises. Who would have thought that this soft-spoken woman is a triathlete who finished 2 Australian Ironman races? Ang 93 kasi, parang nag-start ulit yung boom ng triathlon dito. Pero since, swim yung isa sa mga mahirap na part, medyo mas madali lang sa amin na sumali. Kasi nga, may base na kami ng swimming. So, pinasali kami ng coach namin. Unang-una, nung time na sumasali ako, konti pa lang yung babae. So, siguro ang sarap ng feeling na maging pioneer. Ganun, kahit papaano, siyempre nung bata ako na sumali ako, talagang for fun lang. Pero kung iisipin mo ngayon, siguro kahit papaano, marami rin akong na-inspire na ibang kababaihan. Kasi yung iba sa kanila, lumapit talaga sa akin na parang iniidolo raw nila ako. Tapos nalaman ko nga nung naging member na nga rin ako ng national team, tapos sumasali-sali na rin ako ng
iba't ibang triathlon. For Sinag, being an athlete and an artist taught her one thing, discipline. Siguro isang malaking contribution ng pagiging athlete is yung discipline. Or, tsaka yung ano rin, yung stamina. Kasi di ba minsan yung pag nag-exhibit ka or yung kailangan mo talaga gumawa or minsan yung may mga nagpapakomisyon sa'yo ng artworks, kailangan dedicated ka. So, yung disiplina, tsaka yung lakas talaga. And her discipline also fuels her passion for the environment. Ako kasi sumali rin ako ngayon sa pedala. Kasi advocacy yun eh. At the same time, ano siya talaga, messenger service, di ba? Ang nagtayo nun kasi yung kaibigan namin sa UP Mountain is si Candy Reyes. Naisip ko, sumali rin ako ng pedala kasi as of now, hindi ako masyadong aktibo mag-race. Pero naisip ko, yung pagsali sa pedala ay ano, makakatulong ka na sa ibang tao at the same time, nage-exercise ka na. Parang siguro hindi ka makakatulong gaano kung hindi ka masyadong malakas or kung siguro wala kang lakas ng loob. Kasi sa ano eh, sa pagiging athlete, tumataas yung confidence mo. Tapos doon mo nakikita na marami ka palang bagay na kayang gawin. So yun, parang ano eh, minsan doon mo lang makikita yung lakas ng loob tsaka yung determination.